Pinag-aaralan ng DOLE Region 7 ang posibleng o posibilidad na ipatupad ang flexi time schedule sa mga empleyado dahil sa tumitinding banta ng COVID-19. Yan at iba pang paspas na balita sa Visayas at Mindanao, hatid ni Chiang Marx. Chiang Marx, unsa man ang balita karon sa Bisaya. Nako, eto idol ha, kasama rin sa planong ito ang mga employer. Layon kuno sang DOLE Region 7 na bawasan ang exposure ng mga empleyado kag employer sa posibleng banta ng COVID-19. Kaya nakikita nilang paraan ang pagpapaikli ng working shift. Mahalaga raw ito para masiguro ang kaligtasan ng mga manggagawa. Kung hindi naman mababawasan ang oras sa araw ng pasok, posible rin daw na bawasan ang mismong araw ng pagdu-duty. Hihilingin din sa mga kumpanya na payagan ang mga empleyado na mag-leave ng mas matagal. Sa Agusan del Sur naman, tatlo kaminero ang nasawi matapos makulong at masuffocate sa ginagawang tunnel. Para daw sana sa small-scale mining ang ginagawang tunnel ng mga minero. Nasa 70 talampakan ang lalim na hukay, ang isa sa mga biktima ng may sumingaw daw na amoy. Humingi siya ng tulong sa isang kasamahan pero pareho silang hindi nakalabas. Posibleng manong nalunod ang ikatlong biktima na sunod na pumasok sa tunnel. Ilang oras ang lumipas bago na iahon ang tatlo pero idiniklara ring dead on arrival sa ospital. Patay naman ang isa kasundalo matapos mahulog sa bangin ang iyang sasakyan ng military truck sa Iligan City. Kinilala ang nasawi na si Private First Class Leandro Gabriel de Asis, 13 kapwa sundalo at 2 militiamen din ang sugatan sa aksidente. Nawalan daw ng kontrol ang truck dahil sa madulas at bagong ayos na kalsada. Nangyari ang aksidente matapos ang operasyon bilang suporta sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict.